A blessed Good Friday. Today, even the partying in Boracay takes a break. So, we prepared something to help us reflect. Matagal ng tradisyon ang reenactment ng crucifixion sa Kutud, Pampanga. This year, our youngest reporter, Edward Faraon, tries to understand what drives this devotion. Nandito ako ngayon sa Kutud, Pampanga, kung saan kaunang isinasagawa ang pagpapapako at pagpapenitensya. Kasama naman natin ngayon si Kuya Melvin, na isa sa mga pinakabatang nagpapenitensya. Kuya Melvin, ilang taon ka na ba? 19 po. Bakit ka ba nagpapenitensya? Para sa lola ko at para sa mga pamilya ko. At para sa mga tita ko at tito ko. Ano ba nangyari kay lola? Masayit na yung likod niya, hindi na siya makatay. Tapos, yung pamilya ko naman, may nasa ibang bansa yung nanay ko. Sana hindi siya magkasakit dun sa ibang bansa. Napansin ko rin na may sugat-sugat na rin talaga yung likod mo. Ilang taon mo na ba itong ginagawa? 3 years. Nagpinintay siya ako nung Lunes at ngayon. Pareho rin yung hiling mo. O, pareho. Napansin ko rin na may beer ka na hawak ngayon. Para saan ba itong beer? Pampalakas ng loob. Para kasi tatabaran kami. Yung bang para hindi masyado masakit, pampakapataba. Ilang sandali na lang ay magsisimula na ang prosesyon ng mga magpepenitensya. Nandito naman tayo sa lugar kung saan isinasagawa ang pagtatabad o ang pagtusok gamit ng blade o bubog sa mga likod ng mga magpepenitensya. Halos maligo na sa kanilang sariling mga dugo ang mga deboto dito sa San Fernando, Pampanga. Bukod sa mga sugat na tinamo nila, ay itinitiis rin nila ang matinding init ng panahon dito. Kaya naman, ang isa sa mga deboto dito, kinailangan pang manghingi ng ice tubig mula sa kanyang kaibigan na tinutulungan siya sa kanyang pagpepenitensya. Bukod sa kahoy na krus na buhat-buhat ng ilang mga deboto, meron ding ilan na buhat at kahoy na mula sa puno ng saging. Matapos ang mahabang lakaran, ay pabalik na tayo sa pinanggalingan ng grupo ni na Kuya Melvin. Halos 20 kilometers rin ang linakad ng grupo ni na Kuya Melvin. Tumagal rin ito ng halos 2 oras. So ngayon, Kuya Melvin, kamusta ka naman ngayon pagkatapos ng penitensya? Yung una, map de, mainit, masakit. Out of this, sa nararamdaman mo ngayon, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Sa mga pamilya mo. Sasawa. Hanggang kailan mo balak gawin itong pagpapenitensya? Hanggat kaya ko pa, hanggat kaya ko pa at may lakas. 25 years. Hati ang reaksyon ng mga tao kaugnay sa taunong tradisyon dito sa Kutud, Pampanga. Para sa ilan, wala raw sila nakikitang problema dito. Okay lang po sa akin, susuportan na lang po ako kasi ito po yung kinamulatan, ito po yung kultura po ng mga kapampangan. So support na lang po. Lang naman sa amin eh, yung paniniwala namin, sa amin lang naman yun eh. Kung ano yung paniniwala nila, yun sa amin, wag na lang nilang basagi. Kanya-kanya naman paniniwala yun. Pero ano kaya ang masasabi ng simbahan dito? Mula sa Kutud, Pampanga, ako po si Edward Faraon, and I stand for truth.